Ayan ba dito sa 7-Eleven ng Japan, maraming pagkain. Grabe. Do medyo mahal lang talaga yung isang saging o 50 pesos. Luto na ba to? Ay oo nga. Ano pala to? Luto na, microwave bubble na lang. Tsaka may ulam din sila o parang giniling. Tsaka kung bibili kayo ng JR Pass, make sure susulitin nyo. Hindi kayo mag-stay lang sa isang lugar. Ikutin nyo yung Japan. Oo, ubusin nyo yung pera ninyo. Huwag kayo magtitira. Diba? Nag-travel. Ubusin. Travel na, pull up later. Ganon. Tapos mag-resign sa work. Ganon. Hi be! It's me, Francis Candy here. Welcome back to my channel. For today's video be, samahan nyo ako dahil gagastusin ko tong mga coins ko. Dito kasi be sa Japan be, yung 10,000 mo be, isang pikit mo lang magiging 5,000, tapos may magiging 1,000, tapos magiging 500, tapos ubos na. Ganun kabilis dito be ang pera. So ngayon, for this video, samahan nyo ako, gastusin natin tong mga natitira kong mga barya dito. Meron ako dito overall 3,000 na yen or 1,500 pesos na barya. And mabigat sa bulsa be, at hindi ko sure kung magagamit ko talaga siya, kaya kailangan gastusin ko na. Kaya naman samahan niyo ako dahil tayo ngayon ay magsha-shopping sa 7-Eleven. Pero samahan niyo ako. So this video is a 7-Eleven shopping vlog. Let's have some 7-Eleven finds. Ayan, kung ano yung pwede natin mabili na pagkain. Total, for today's video, supposedly, aalis ako kaso dahil masama yung weather, ngayon lang tumila yung ulan, dito na lang muna ako. Okay? So, luckily dito be sa Japan be, mas maraming 7-Eleven kaysa sa Pilipinas, syempre. Yung konting kembot mo lang, 7-Eleven. Tapos konting kending lang, 7-Eleven. Hindi mo na kailangan tumambling, may 7-Eleven ulit. At hindi lang 7-Eleven, may Family Mart, may Lawson. Dito, yun lang. Sa ibang area ng Japan, meron pang iba. Like, sa Sapporo, ang meron doon ay, may 7-Eleven din naman, Family Mart at saka Lawson. Pero sikat din doon yung Seiko Mart. And dito ba sa Japan Bay, usually yung gastusan talaga, mga 1,000 yen. Pero mayroon mamahal sa 7-Eleven at 500 yen lang, 300 yen. Or kahit kung nagbabudget ka talaga ng maliit na maliit, kahit 150 yen, pwede na. So, andito na tayo guys sa 7-Eleven. Let's go. Kumuha tayo nito dahil marami tayong bibilihin. Siyempre, unahin natin yung mga pagkain na kailangan ko dahil lunchtime na be, nagugutom na ako. Ayan be, dito sa 7-Eleven ng Japan, maraming pagkain. Grabe. Oh, pasta, taray, wow. Oh, somay, wow. Soup, tofu, wow. Masarap yan sa ganitong panahon na maulan, malamig. Pero bukas ang dibdib ko ngayon. Tolerable naman yung lamig dito sa Osaka, be. Huwag kayong mag-alala, tolerable naman yung lamig. Oh, well, anyway, ito. Oh, ano yung 50%? So, puha tayo nito. Oh, masarap. Ayan. Sa mga nasa budget talaga dito, yung ganito lang pwede ng pagkain. Pwede na to be. Ayan oh, may rice ka na. Kuha na din ako. Parang masarap to oh. Kuha na rin ako. Ayan. So siguro enough na yun for food. Sobra-sobra na yun actually. Francis, nagpapapayat tayo, di ba? Hindi na nagpapataba. Ayan oh, may marami pagkain be. May salad pa. Oh. Matutuwa kayo sa pagkain dito kasi normal na pagkain talaga. As in legit. Ay wow, may okonomiyaki, ang sarap. Though medyo mahal lang talaga yung isang saging o 50 pesos. Dito din be, syempre, Japan to, maraming mga cup noodles. So ako, bibili na rin ako ng cup noodles ko. Diyan ka na nga sa baba. So, bili tayo ng seafood. 214 isa. Siguro kahit tigda dalawa lang. Kasi mag-uwi rin ako na ito sa Pilipinas eh. Ayan.
Ito, ano kaya masarap dito? Ito mukhang masarap naman. Cute ng lagayan niya, oh. Oh, ito na lang, marami na, oh. Makabili man ako ng pagkain dito, akala mo naman hindi na ako makakakain nito uli. Ito, spicy ba to? Try na rin natin to. Pero makakainip pa tayo sa Pilipinas. Okay, anyway, parang masarap din ito. Diyos ko po, parang papabila ako. Kasi dalawa dapat pag uuwi ako eh. Siyempre kailangan meron para sa family ko. Share-share na lang kami pag nagkumain. Puro noodles ba eh. Let's go sa dessert. Ito ba, paborito ko dito sa 7-Eleven. Itong kanilang eclair. Ay, sobrang, it melts in your mouth as in. Bibili ako niyan. Kumbaga, itong mga nakikita kong to, ganito rin to nakikita ko sa mga anime. Pareho yung itsura ng pagkain. Tsaka yung presentation nila, maganda. Mas masarap. Cream puffs. Masarap to ah. Ito ba? Ito na lang, kuha tayo ng mga ganito. Ano ba to? Coffee jelly. Ah, sige, maganda to. Kulang pa to kasi isa pa lang. Parang sobrang dami pa lang bibilihin, no? Wow, meron silang ganito, oh. Sugar-free coffee. So, ikaw na lang maglalagay. Oh my God. Para sa mga tulad natin, coffee is life. Oh my God, resealable pa. Partner pa siya ng milk. Meron ding milk coffee. Ito na lang. Ay, hindi siya resealable. So, junk. May milk tea din. May peach. Ay, bongga talaga. Siguro ito na lang muna. Pwede na to. Isa rin sa mga paborito ko dito sa Japan. Yung kanilang ice cream, be. Naisip ko, kaya ko ba itong ubusin ngayon? Kahit today man lang, alam. Kaya ba ito ubusin today? Yung mga perishable today, ha? Kaya ko ba kayo ubusin? Masarap, eh. Tingnan mo, sarap ng ice cream nila, oh. Tingnan mo, oh. Ito pa, masarap tong ice cream na to. Paborito ko to. Kasi hindi agad-agad natutunaw. Siguro, bibili na ako niyan mamaya. Ah, may kanin lang din pala silang play. Luto na ba to? Ay, oo nga. Ano pala to? Luto na, microwavable na lang. Tsaka may ulam din sila, o parang giniling. Ay, may curry din. Ayun ko lang napansin itong mga kanin na ganito, tsaka ulam. Oh, Thai curry, oh. Uy, masarap to. Curry nila, beef curry. Bibili ba ako dito? Iniisip ko bumili ng ganito sa Coco eh. Oh my God, masarap kasi yung kanilang beef curry talaga. Mild lang. At bibili ako na ito na. Andito naman na ako eh. Pero mamaya maghanap ako sa Coco niyan. Sarap ng pagkain talaga kasi dito. Nakakainis na. Ah, maiinit pala ito. Tsaka dito be, yung mga inumin nila, mainit. Ito be, oh, maiinit tong mga to. May coffee din pala doon. Bumili siya. Ayun na, meron silang milky. Paborito ko itong milky na to. Meron dito tayo sa, paborito ko rin itong Aquarius na to. Actually, pwede akong tumera dito sa loob ng 7-Eleven. Yung pag nagkaroon ng, anong pelikula yun? Nakalimutan ko yung title. Dito ko titira kasi dito lahat. Hindi naman siguro lahat kasi wala akong forever dito eh. Ayan. Kung gusto nyo ng mga ganyan. Ayun o, manga ba ka mo? Kung gusto nyo yung mga babae na kahubad. Aray. Mabigat na yung bit-bit ko. Wala ba akong ibang gustong bilhin? Meron din dito mga alak. Actually, mga alak dito. Ayan, paborito ko din itong mga to. Ayan. Diyos ko. Sarap-sarap niyan, oh. Favorite ko yan. Ano kung gustong bilhin? Siguro okay na muna ito. Saan kaya kami kakain? Sa kabila. Ang dami kong bira nila, eh.
Yes, yes. This one. Ito. So, ayan be. Ang dami ko nang pinamili dito be. Shopping be yung ginawa ko. Grocery. At 7-Eleven. Nagduda ako. Nagpost ako. Nagre-record ba ako? Kadalasan kasi nag-vlog ako. Hindi naman ako nakakirecord. Today, kailangan ko din lumabas para maghanap ng kutsilyo ng bayaw ko. Kasi yung hinihingi niya sa akin pasalubong is kutsilyo. Dahil chef, yung bayaw ko na Pakistani. So, syempre, gusto niya, meron siyang Japanese knives. Dahil ko pinamili, be, shopping! Wow. Pero gusto kong bumili pa rin ng, hanapin ko pa dito yung Coco. Kasi gusto ko talaga ng curry. Alam mo, paborito ko sa Japan, yung curry nila, Ichiran ramen, yung mga sweets nila. Kaya ako tumataba dito, be. Nagkakalaman na naman ako dito sa Japan, be. Wow. Ay, by the way, yung bill ko pala umabot ng mahigit 5,000 yen. So, kulang mga 2.5 pesos din siya, be. 7-Eleven, 2,500. Shopee. Ganito din, be, sa Japan, be. Sobrang dami nilang mga vending machines. Kasi, ang pagkakaalam ko, ito yung paliwanag nila. Mas mura magkaroon ng vending machine kaysa mag-rent ka ng pwesto para sa negosyo mo. So, may may-ari ng mga negosyo din naman nito is yung saan nila nilalaga. Kunyari, tulad nito, sa tabi ng hostel. Minsan sa loob ng hostel. Minsan sa mga parking lot. Actually, everywhere. Ay. Tara. Sira yung elevator, so under maintenance sila today. So perfect yung room ko, nasa 5th floor, pero kakain muna tayo sa 3rd floor ng ating mga pinamili. Hello, good morning. Ay, good afternoon. Pogi! Hello, be. Ito na yung ating shinapping. For now, yan pa lang muna. Kasi there's more coming next. Hindi ko pa alam saan. Ang ganda na ng weather, tumigil na yung ulan. Kaso, andito ako. Ay, oh my God. It's time para kumain na, be. Tikman na natin yung pagkain nila dito. So, bumili ako na ito, parang savory chicken. A pork pala siya. Hindi nagbabasa. Rice bowl with pork soy sauce. Tinuyuan lang pala ito. Char. Wow. At syempre, yung isa pang meal natin. May pa extra rice pa tayo. Sobrang dami kong pagkain, no? Parang takot magutom. Taran! Ayan, meron tayong, ano tawag dito? Wala siyang pangalan. Pero wala akong curry today, ha? Favorite yung curry, wala akong curry today. Tsaka in-kainis dito, be. Tignan nyo, sobrang dali lang buksan. Hindi tulad ng 7-Eleven sa Pilipinas. Pinapahirapan akong buksan yung omelette at yung sisig. Tignan mo, ayan pa, be, ha? Hanggang na yung tape. Ganun lang. Tapos, ayun, charan. Oh, ano na omelette? Ano na giniling? Work. Tara, kain tayo. And like I told you, this, ito yung paborito kong drink dito. After water, ito. Oo. May hindi pa rin ako sa water, di ba? Pero, ewan ko, wala kasi na sa Pilipinas. Actually, andito ako sa Japan. Pero hindi ko pa minamaximize yung mga Coke na iba yung flavor. Tsaka yung KitKat. Di ba sa Don Quixote yun? Pero, hindi pa ako nakakapag-ikot. I hope makapag-ikot ako. Tingnan natin kung today makakapag-ikot ako. Oo. Abangan nyo na lang sa next vlog. So, for today's video, ayun na lang muna. Ayan. Wow, sobrang sarap ng pagkain ko, be. Ayan, umuusok pa siya, be. Oh. Wow.
Let's have a picture of my food. Alam mo, big, sabi, mamimiss ko tong journey ko dito sa Japan. Yung adventure, like, love, love, love Japan. So, ito na muna yung mga, siguro natutunan ko, isi-share ko sa inyo habang kumakain tayo. Ayan. So, habang kumakain tayo dito, be, isi-share ko naman sa inyo yung mga natutunan ko while traveling here in Japan na pwede nyo rin ma-apply pag nagpunta kayo dito sa Japan. O na, itadakimasu! Ayan. Ooh. Siyempre, be, mahalaga dito na meron kang basic knowledge ng language nila kasi medyo mahirap talaga. Wow. Wait. Sarap oh. Kanin uli, di ba? Ang maliliit na bagay, babe. Pagpunta kayo dito sa Japan, huwag na kayo magdala ng shampoo at sabon. Kasi kadalasan naman sa mga in-stand dito, mga Airbnb, hostel, hotel, may mga shampoo at sabon. Tsaka maganda yung quality ng shampoo at sabon nila. Tapos dito, babe, kung lilis kayo ng sobrang aga, okay yun, kung pupunta kayo sa mga shrines, mga ganyan. Pero kadalasan kasi, nagbubukas ang lahat dito, alas 10 ng umaga, or 11 pa nga minsan. Mga stores, coffee shop, restaurant, late sila. Kung Pilipinas yan, binagalit na yung boss. Ano na? Tanghali na. Parang tayo kikita. Dito okay lang tanghali. Tanghali talaga sila, be. Sabi ko, bakit ka tanghali? Eh, hapon kayo, di ba? Pupunta naman kayo ng Japan, be. Tapos nag-isip ko yun lang, JR Pass. Okay yung JR Pass, actually. Kung sa loob, andito kayo for like 1 week. Sabihin natin, 2 weeks. Kaso 2 weeks, be, is worth 15,000 pesos. So mag-book na kayo nun. Sa Pilipinas pa lang kayo, kung nasan man kayo, ba okay pumunta dito, i-book nyo na. Pwede nyo lang bilhin yun. Para pagdating dito, pick up na lang. Kasi mahaba yung pila. As in, maubusin nyo kalahating araw. Sobra. Kaya kung bibili kayo ng JR Pass, make sure, susulitin nyo. Hindi kayo mag-stay lang sa isang lugar. Ikutin nyo yung Japan. Oo, ubusin nyo yung pera ninyo. Hindi kayo magtitira. Diba? Pag nag-travel, travel. Ubusin. Travel na, pull up later, ganun. Tapos mag-resign sa work, ganun. Pero legit yun. Kung bibili kayo ng JR, make sure, susulitin nyo siya. Sa akin, hindi siya applicable. Kasi mas mapapamahal ako dahil masyadong matagal yung time na inalat ko dito. Tsaka slow yung travel ko. Pero kung gusto nyo yung fast pacing, Osaka today, tomorrow, Tokyo, tapos punta ng Kyoto, tapos ganun, mag-JR kayo. Anyway, kung hindi makaya mag-JR, sobrang mura lang naman lang. Mura lang naman, hindi naman sobra. Mura lang yung kanilang pamasahe sa aeroplano. Tapos, pwede na kayo mag-night bus. Matapos sa oras, pero makakatipid kayo. Kung bibili naman kayo ng JR or mag-Shinkansen kayo, huwag na kayo mag-green pa, mag-green car. Na-try ko, hindi naman siya sobrang espesyal. Ang purpose ng train, be, ihatid ka sa point A to point B. Pag nagpunta na kayo sa Japan, be, doon nyo nasyadong puntahan yung mga TikTok spot kasi sobrang daming tao doon. Maraming lugar dito sa Japan, be, na maganda. Hindi na yun laging overrated na. Hindi mas super overrated, pero sobrang daming tao kasi baka di ka mag-enjoy. Whereas, kung pupunta ka doon, make sure sobrang aga mo. Ito, yung SIM card, be, sa airport, bumili ka na. Kaya pag mo, bumili ka ng airport SIM sa mga vending machine. Okay yun. Kasi may hirap makang, ano yun, mag-asikaso pa. Pag, baka masayang oras o araw mo, ganyan. From airport din, bumili ka doon ng IC card. O Suica. Depende yan per area. Kasi may IC, may, basta iba-iba per lugar. Food number 2. At tandaan nyo rin, be, kanyari, wala kang JR Pass. Kailangan bumili ng ticket, be, every time, lalo na pag hindi na within the city yung travel mo. Kasi,
Matacharge-an ka. Oo. Kunyari, ako babe, yung Kyoto to Osaka, hindi ako bumili ng ticket, ginamit ko lang yung IC ko. Pinagbayad ako sa loob ng tren. Tapos, may na-minusan pa yung Suica ko. So, parang madudouble na gastos ka. Tsaka tanda mo, babe. Tsaka, sobrang magalang sila dito, babe. So, kaya kailangan maging respectful ka din. Diba? Dito sa Japan, babe, gumagamit naman sila ng mga credit cards. Pero ako, I still prefer cash. Kasi may nakasabay ako niya na Pilipino sa isang hotel. Hindi ko siya nakausap. Narinig ko lang, Marites, na scam yung credit card niya na nakaw. Sarap ng pagkain, be. For me, kung magbabaksyon ka dito, 2 weeks, enough na yun. Oo. Unless kung super love mo talaga ang Japan, stay here 1 year, ganun. Mag multiple, ano ka, as ka na multiple visa, balik-balik ka na lang. May mo mag-breakfast lang po ako sa Japan today, ganyan. Tapos, uwi ka ng Pilipinas, uwian lang, ganun. Siyempre, ayaw mo iwanan yung pamilya mo, diba? May mismo yung mga kaibigan mo, yung trabaho mo. Ayun. Tsaka dito sa Japan, ba? Huwag kayong matakot mag-isa, maligaw, mawala. Kasi kahit hindi nila kayo naiintindihan. Ewan ko ah, hindi ko naman sinasabi na magpakampante na lang kayo, no? Feel so safe, to be honest. Parang isa't sa bansang napunta ko na super safe, as in. Mag-ingat kayo dito sa ibang lahi, kasi pwede sila yung magnanakaw. Or sa kalahi mo mismo. Tsaka ito babay, kung pata kayo sa Japan, babe, make sure meron kayong cloth bag. Na tuwing bibili kayo, bit-bit ninyo. Parang hindi na kayo gumagastos sa plastic. Help Mother Nature, ba? Wala akong malaking plastic, kaya ito na yung binili ko. Sa pa, most places dito, ba, sa Japan, lalo na yung mga restaurant, may time limit lang yung pag-upo sa table, okay? Mga pipila ko yung 30 minutes, tapos 1 hour and a half yung max. Siyempre, matagal yung pagdala ng pagkain, pag ganyan. So, meron ko lang 30 minutes actually para ubusin minsan yung pagkain. Kasi ang tagal ng pagkain talaga, promise. Comment down below kung meron kayong mga tanong dyan. Gusto ba akong sagutin sa aking Instagram? So follow nyo ako sa Instagram at Francis Candia. Sagot ako ng mga reels, ganyan. So for now, this is me, Francis Candia, saying when you smile, don't you say big cheese. And don't forget to love yourself like someone you want to love, because baby, you deserve that kind of love. Gusto ko sana tapusin pero na-realize, oh, song Tekman to eh, pakita sa inyo eh. Kasi paborito ko talaga to eh. Sinasabi ko masarap talaga to. Ito oh, legit. Hindi ko na siya nakain, mamaya na lang. Pero ayan na, makikita nyo. May kanina siya, tapos mayroon pa siyang itlog na, actually maalat siya, pero hindi siya yung alat ng itlog natin. Parang iba siya pakinggan. Maalat yung itlog ng Pilipino. Ah, ng Pilipinas pala. Diba, dito ba ito, baby? Linisan mo yung table mo. Respect. Pwede pala kumain doon. Papakita ko sa inyo. Paborito ko to eh. Naisip ko tuloy, magbaon ba ako nito? Pero hindi na. Dapat hindi lang magbaon ng mga ganito eh. Tataba ako sa Pilipinas. So, ganun siya, be. Sarap, di ba? So, pag kinagat mo siya, it melts. Yummy. Tapos sobrang lambot lang niya. Sarap. Pag tumaba ako, ito yung sisihin niyo, ha? Huwag ako. Ito, sila. Wow.
feeling ko mas masarap itong eclair na to sa eclair mismo ng France. Huwag niyo kawayan, pero iba yung standard lang dito. Yung Japanese eclair, parang mas bet ko siya sa French eclair. Sobrang light. Ah. Sabi ko naka-scotch tape ba to? Ayan lang siya, oh. Hindi siya naka-scotch tape. Ayan. Ang galing. Para hindi mawala. Ganun pala dat ginagawa para hindi mawala. Ayun dat ginawa ko sa feelings niya para hindi nawala. Ayan. Ay, unsweetened pala itong binili ko. Ito rin, babe. Magbabasa ka dito, ha? Kasi tulad ng nangyari sa akin, babe, nung nasa Sapporo ako. Ang binibili ko, babe, toothpaste. Tapos pagdating ko sa hotel, babe, ang nadampot ko pala, Polident, pandikit ng pustiso. Pait. Parang ako, bitter. Sha. Maraming salamat sa inyo, Bea. Hanggang sa susunod na video, makita-kita tayo. Huwag niyo kalimutan i-follow sa aking ibang social media accounts at Francis Candy. So, hanggang next time, Bea. This is me, Candy. Mula dito, Bea, sa Osaka. Goodbye. Remember, Osaka. Oh, Osaka. Bye-bye. Mag-creaming naman ako sa ramen. Bye-bye.